Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po naman ay dumating na sa ating worship time. Yung atin pong gabi-gabing pag-worship. Kami po ay nagpapasalamat ang aming family na kayo po ay nakakasama namin gabi-gabi. At sa pangalan po ng Mexico Seventh-day Adventist Church, kami po ay patuloy na nakikisa po sa inyo. At sa ating mga nararanasan ngayon, bagamat tayo pong lahat ay nakakulong sa ating kanya-kanyang tahanan, pero walang dahilan para hindi po tayo sama-samang magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Katulad po ng panawagan ng ating presidente sa konferensya, si Pastor Ted Wilson. Ano po? So ito rin po yung pangatlong gabi ng ating 100 Days of Prayer. Kaya yun pong pagkakasunod-sunod ng ating service ngayong gabi, pangungunahan tayo ni Sister Marie sa pamagitan ng mga awit na pagsamba sa ating Panginoon. At sa isang panalangin ay pangungunahan tayo ni Sister Malu. At bago po natin mapag-aralan ang ating topiko ay isang tanging awit po, instrumental. Yeah. Mamaya po, makikita nyo. Pero sasabihin ko na si Blaze Datoy. Ayan, siya po yung ating special number mamaya. So sa bahaging ito, kung meron po kayong mga gustong isama sa ating prayer, maaari po ninyong i-message sa amin. Kung nandyan naman po kayo at gusto nyo magparamdam sa amin, ay mag-good evening kayo or God bless me. Ayan. So para naman maramdaman namin na nandyan nga po kayo, mga kapatid. Ano? So tayo po ay dadako na sa ating pag-aawitan at ibibigay po natin ang panahon kay Sister Marie. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo na po ay mag-awitan at tinawitin ng Far and Near. Rescue the perishing, care for the dying, strive.
ating pong pagpapatuloy ating awitin ng Give Me the Bible. Babasahin ko po ang isang verse na nagmumula sa Deuteronomy chapter 32 verse 46. Ganito po ang sabi. He said to them, "Take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law." Tayo po ay panalangin. Bilang Diyos, amang naslangit, malapit po kami sa oras na ito. Nagpapatira pa sa inyong harapan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pagkakataon na muli kami po ay lumapit sa inyo, humarap sa inyo at magbigay ng papuri at pasalamat. Lalo-lalo na po sa inyong dakilang pangalan. Napakabuti niyo po sa bawat siya sa amin. Patuloy niyo po kami iniingatan. Pinagkakalooban na aming pangailangan, bagamat sa mga pagkukulang namin, kami po ay pinanghinaan loob. Andiyan ang mga pag-asa na parati niyo pong binibigay sa amin upang kumapit po kami sa inyo at lalo pong magtiwala. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa mga privilehiyo na inyong pong binibigay po sa amin. Sa oras pong ito, hinihiling po namin na kami patawarin sa mga pagkukulang namin na gawa po maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. At sa oras din po nito, nilalapit po namin na ay mga kapatid na kasabayan po namin lumalapit sa inyo at nagpupuri sa oras na ito. Ngayon din po ang aming mga kaibigan na sa kasalukuyan ay nanonood din po sa amin. Gabayan po kami nawa ng inyong banal na espiritu, tulungan niyo din po sila, patnubayan. Pagkalabang kanila mga pangangailangan, ang aming po mga kapatid na nagkakaroon po ng pagdadalamhati ngayon sapagkat po sila ay nawala ng mahal sa buhay. Padala niyo po ang inyong banal na espiritu kung sila po ay comfort at bigyan ng kapayapaan ng isip upang nasa gayon makapagpatuloy sila ng paglilingkod sa inyo.
Patuloy na dinadalangin din po namin sa inyo at tinataas si Brother Bert sa kanya pong pagpiraperason ng mga katotohanan ng inyong pong mga salita. At ito po'y magiging inspirasyon namin upang kami magpatuloy po sa aming paglilingkod at sa pamumuhay Kristiyano po dito sa lupa. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtugon sa aming panalangin na lahat ay tinuling namin sa dakilang pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, thank you, thank you very much, Sister Malu, sa iyong panalangin. Pero mamaya, para tuloy-tuloy ang ating mga prayer, so inonote natin yung ilan na nagpapasama sa prayer. Ano po? Si Ate Violet Angeles, yung kanyang anak. Oh, in Jesus' name, muli na pong... Ah, sandali. Maya Mayosana. Anti danim muana asawa na. Okay. Biasa nga Chinese. Okay. So, isama natin sa prayer. Ayan. Okay. Yung isang kapatid natin ay nagpapasalamat. Ah, ito. Pray for my daughter Arlene. Sana makauli ni. Kinwayo sweldo. Ah, okay. Safe. Makakarating pong safe yan ang anak nyo. Bali, pamangkin ko yan. Ayan, isa pang nagpapasalamat, si Sister Evangelina Cabil Labarete. Good evening po sa lahat. Maraming salamat sa prayer. May malaking improvement na po sa husband ko, yung na-stroke. Ayan, so ito po yung pinag-pray natin dati, no? Nakakalakad na po siya. So God is good all the time. Thank you very much po sa lahat po ng mga kasama namin ngayon. Sabay-sabay tayo. Mayroong mga nagpa-present. Ayan, ako po yung natutuwa na nagmamaya pabingi. Good evening. God bless. Ay, masaya po yan. So, sa ating pong pagpapatuloy, ating pong tunghayan ang isang special number na yahandog sa atin ni Brother Blaise Datoy. Ayan. Okay, sandali lang po. Papalitan ni Marie ng ano, yung binanggit ko sa kanya kanina. Yan, escape mo muna, Marie. Naku, excited na pa naman yung mga kapatid, ano? Nakalimutan ni Marie na right-click tapos yung, yun na yun. Okay, ulitin natin. Maganda ito. Sugrado ko lang po ay mapapa-good evening kayo. At mapapa God bless you po kayo dito sa napakagandang message na ito. Okay na, Marie? Okay? Nakaroon kanina. Okay yan ah. Sure ka? Yan ang ginamit mo? Baka hindi. Okay. Close muna. Hindi, window, media player. Sounds. Sandali lang po.
Okay, amen. Ayos po ba? Ha? Kayo po ba ay na-bless sa medley ni Blaze? Ayan. So, mayroon pa pong kasunod yan, pero yun ay live recorded. Intended dito sa ating worship. Kaya, ipapadala po yan ng kanyang, ni Blaze mismo. So, abangan po ninyo. Naku, so tayo po ay dadako na sa pangalawang gabi naman ng ating lesson para sa trimestering ito na ang kabuuan nito ay may kinalaman po sa ating pag-aaral ng pamagat ay pagpapakahulugan sa mga kasulatan. Ayan. So, napapanahon, maganda po itong ating pag-aaral. Nakagabi, pinag-aralan natin yung pinaka-una, yung pinaka-introduction, at marami tayong matututunan po sa ating sugrado po yan. Kaya, ipag-pray nyo po ang inyong lingkod, at sana kung meron po kayo nito, pwede po kayong sumabay sa pag-aaral ngayong gabi. At kung gusto nyo po nga makuha yung buong summary ng lesson, pwede nyo rin po nga buksan sa YouTube sila Pastor Sabat at si Pastor Rilioma sa oras ng pag-aaral. Ayan. Meron din po si Brother Thompson at yung iba pa nating mga kapatid na nagkakaroon din po sila ng mga live. Pwede nyo pong panoorin ng replay yung sa kanila para mas maraming natuturo, mas maraming natututunan. Diba, Sister Malu? Amen. Okay. So, ang pamagat po natin ngayong gabi ay ang buhay na salita ng Diyos. Ayan. Buhay na salita ng Diyos. Hindi patay. Okay po, no? So, ang buhay na salita ng Diyos. So, babasahin po natin ito at bibigyan natin yung mga diin, yung ilang mga kailangan nating idiin dito. Okay, ang huli nga salitang binigkas ng isang tao, ang madalas na pinakamahalagang salitang kanyang sinasalita. Totoo po ba yun? Reng mamate, di ba yung kanilang mga testamento kapag yung tao ay malapit na mamatay? Oy, yung aking mga utang, ipapamahan ako na sa'yo. Yung mga ganun ba? Ano? So, mahalaga yun. O, ikaw daw magbabayad ng utang ni Sister Malu. Ayan. Yung mga pamana, pagdating din sa mga testamento, napakahalaga ito. Anong kaugnayan dito? Dahil si Moses, nung bago siya mamatay, siya din po ay nangusap. Ano? Kung gusto nyo malaman ang kanyang pangungusap, bago siya mamatay, basahin po ninyo yung Deuteronomy chapter 31, verse 30, yung pinakahuling talata, pagkatapos yung chapter 32, 1 to 43, makikita nyo po yung buong pangungusap, panalangin at pangaral ni Brother Moises, no? So sabi dito si Moises ang manunulat ng unang limang baitang o batayang aklat ng Biblia ay umawit ng isang awit sa mga tao bago siya mamatay. Nakita po ninyo, no? Yung kanyang prayer ay dinaan niya sa panalangin. At pangangaral ay sa pamagitan ng panalangin, makikita mo dito sa kanyang prayer na ito kung paano ang bansang Israel naging pasaway. Ayan. At nandun din yung mga sinabi ng ating Panginoon na kung sila ay magbabago, yung mga pangako. Parang yung pinag-aralan natin na nung nakaraang trimestre na may kinalaman po sa mga pangitain at mga prophecy ni Daniel. Ano po? Mula dun sa mga panukala ng Diyos, mga mangyayari, at mga mangyayari pa. Yun. Kaya dito, sa ating lesson, sabi niya, basahin ang Deuteronomy 32, 45 to 47, paano'y nilarawan ni Moises ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan nito sa buhay ng mga Hebreo sa malapit na pagpasok sa lupang pangako. Imagine, ito yung mga panahon na sila ay nakatuon ang kanilang isip na makakarating nga sila sa lupang pangako. Medyo nakakalungkot lang, no? Alam natin yung kasaysayan na maging si Brother Moises ay hindi nakarating, no po? Dahil sa sobrang galit, no? Iba yung ginawa doon sa inuutos ng ating Panginoon, no? Turo, pinukpok, no? Maaalala po ninyo. Pero yung karanasan, itong panalangin, yung awit ni Moises na ito, ay may kinalaman doon sa ang Diyos ay tapat at matuwid. Ito yung pinagdidiinan ni Moises na ang Diyos ay tapat at matuwid sa kanyang mga pangako. Ngunit, no, naggawa sila ng ibang mga Diyos sa harap ng ating Diyos. Imagine, ito yung karanasan nila. Sa kabila ng napakarami na witness nila, maging yung sampung salot
na ipinigay ng Diyos dun sa Ehipto. Nakita nila ng dalawang mata yung paglipat nila sa dagat na pula. Kumain sila ng mana. Di po ba? At marami pong mga kabalaghan nakita nila hanggang sa malapit na lang sila makarating sa lupang pangako. Pero nag-fail sila. Kaya sinulat ni Moses, itong awit ni Moses na ito na parang panalangin at parang pangaral dito sa mga Israelita, mga Hebreo pa noon, no? Ay para ipaalala kung gaano katapat at pag-ibig ang ating Panginoon. Yan. Na bandang huli, meron siyang sinabi na paghatol sa kanyang bayan. Ayon dito sa mga awit ni Moises. So kasama sa mga huling salita ni Moises, ang isang masidhing pagtatagubilin sa pamagitan ng pagtatakda ng kanilang mga puso sa mga salitang sinalita ng Diyos sa kanila sa pamagitan niya. Nais bigyang diin ni Moses sa mga tao na dapat manatili ang kanilang focus sa Diyos at sa kanyang kalooban. Ano daw po? Na dapat manatili ang focus ng tao sa ating Diyos at gawin ang kanyang kalooban para sa kanilang buhay. Kung paano noon ipinangaral ni Moises, walang pinagkaiba ngayon, Sister Malu, sa ating kapanahunan. Kung noon si Moises nangusap sa mga Hebreo, ang Diyos ay nangusap sa ating mga Hentil ngayon na tayo umukpong sa kanila sa mga pinakangakuan ng ating Panginoon. Ano? So, sa pagtuturo sa mga salitang ito sa kanilang mga anak, may papasa ng bawat henerasyon ang tipan ng Diyos para sa panukala ng kaligtasan. Nakita po ninyo, kung ito'y naituro nila ng maayos sa kanilang mga anak. Kung sa bagay, siguro naturuan naman eh. Nung napalitan na siya ni Joshua, medyo nag-iba na. Yan takbo eh. Pero ganun pa rin, dahil nakita nila ang kanilang mga ninuno, sa ating kapanahunan, ganyan din ang gusto sa atin. Na maipasa natin sa ating mga anak, yung pananampalatayang tinanggap natin sa mga magulang natin, no, ibig sabihin, yung mga ninuno natin, yung mga unang mga nanampalataya na sa ating Panginoon. Ano po? So, ang sabi dito ay sa pagtuturo sa mga salitang ito sa kanilang mga anak, may papasa ng bawat henerasyon ang tipan ng Diyos para sa panukala ng kaligtasan. So, pansinin, hindi sila dapat kumuha at mamili sa mga salita, kundi ganapin o sundin ang lahat ng mga salita ng kautusan. Ayon sa Deuteronomy 32 verse 46. Pakibasa mo nga, Sister Malu, sa Tagalog. Pakilakas mo lang. Ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinapatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak, upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Oh, kita nyo? Anong sinabi niya? Kunin yung iilan lang, yung pumapabor lang sa'yo, ang kukunin mo sa mga kautusan, yung bang dun lang pumapabor, kaya yun na lang ang susundin mo at ipapangaral mo. Sister Malu? Lahat. Ang sabi niya, lahat. At hindi babaliwalayin yung bang para bang dumaan lang, at tapos wala na. Kung hindi isa sa? Puso. Ibig sabihin, maging sincero tayo sa mga utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Ito nga yung panahon talaga na tayo ay naka-quarantine, tayo yung mga nakakulong, ano? Na tayo ay makapagmuni-muni ng salita ng ating Panginoon. Makapagbulay-bulay. Makapagbulay-bulay, yan. Yan magandang Tagalog. Yung muni-muni, ano yan, Sister Mag? Parehas din yun. Kaso, yung bulay-bulay ay pisang buo. Okay. So, sa katapusan ng kasaysayan ng mundo, magkakaroon ng Diyos ng isang bayang mananatiling tapat sa buong kasulatan. Ayan, na mga hulugang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kailan daw yun, Sister Malu? Oh? Sila ay mananatiling tapat hanggang sa katapusan. Ayan. Kaya mamaya papabasa ko yung Apocalypse 12:70 sa iyo, Sister Malu, na may kinalaman dito sa mga katapusan. At pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Apocalypse chapter 12, verse 17. Pakibasa mo nga ng malakas, Sister Malu, no? 12:17 ng Apocalypse. Isa po ito sa mga paborito nating talata. At inaangkop natin na tayo mga mananampalataya, lalo na tayo mga sumusunod, no? Sa mga utos ng Diyos. Hindi para maligtas, take note, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas tayo, kaya sumusunod tayo sa mga utos ng ating Panginoon.
naligtas tayo sa biyaya. Nabuksan na, Sister Malu. Chapter 12, verse 17 ng Apokalipsis. Pakibasa na ng malakas. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sinong nagalit? Ang dragon. Alam po natin sa atin, hindi ito bago kung sino yung dragon na tinutukoy dito. Na darating ang araw ay magagalit siya. Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Lalo na yung sumusunod sa kanyang mga utos. Ho? At may patotoo ni Jesus. Dahil ang ating Panginoon mismo na nagbigay ng halimbawa, siya na natiling tapat, no? Sa Ama, nung panahon na nandito siya sa lupa at siya ay tao. Kaya sabi dito, manatiling tapat ang mga taong ito sa turo ng Biblia, sapagkat hindi lamang nito tinitiyak ang isang masaganang buhay sa lupa, kundi isang walang hanggang kapalaran sa tahanang inihanda ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Kaya kung babasahin natin yung John chapter 14, verse 1 to 3, nandito sa ating pag-aaral po yan. No? Sabi niya, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot sa COVID na yan. Wala po yun. Pero yung sabihin, huwag tayong mabahala, maglumihanan. Ang sabi niya, aalis ako pero babalik ako. Sabi niya, maghahanda ako ng mga mansion doon. At pag naihanda ako na, babalikan ko kayo at magsasama na tayo forever. O, di ba? Yun ang pangako ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Ito rin ang nais niya na ibahagi natin sa ating mga kaibigan, sa mga nasa paligid natin. Kaya, kayo po, kung kayo'y nanonood ngayon, pwede po ninyong ishare sa inyong mga kaibigan yung pabalita ng ating Panginoon. Kaya dito, kabahagi sa ating pag-aaral, sabi, basahin ang John chapter 1 verse 1 to 5. Pakihanda mo nga, Sister Malu, no? John chapter 1 verse 1 to 5. Pero halos alam natin ito eh. Basahin ko, tapos patuloy ko na lang sa inyo. Sa pasimula, siya yung verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ayan, ano pong sabi doon? Sa pasimula ay verbo ay salita. No? At ang salita ay suma sa Diyos. At ang salitang ito, na si Jesus mismo, ito yung ating pinapag-aralan ngayon. Sapagkat ang salita ng Diyos, si Jesus mismo ay nilalaman nitong salitang ito. Pakibasa mo nga, Sister Maru, tuloy mo sa 2, 3, 4, 5. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Mm-hmm. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan. At kung wala sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ayan. So ang salitang ito na binabanggit dito na Jesus mismo yung salita, na siya mismo ay Diyos, kailangan natin siya sapagkat siya yung ilaw, ang liwanag. Kaya ang ating pag-aaral ngayong gabi ay ang buhay na salita ng Diyos. Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. At ito ang salita ng Diyos. Mula Genesis hanggang Revelation, ang tinutukoy ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa atin. Hindi nyo nakita, mga kapatid, ano? So, ang ganda, no? Sa John chapter 14, verse 6, pakibasa mo nga. Kapisado natin ito, eh. John 14. Siguro, pwede nyo pang akungunahin, eh, no? John chapter 14, verse 6. Ayan. Ay, sa English. Sa Tagalog, chapter 14, verse 6. 14, 6, ayan, pakibasa mong malakas, Sister Malu. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Mm-hmm. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Oh, nakita niyo po, mahalaga ang ating Panginoon. Siya yung, number one ay, Sister Malu, daan. Pangalawa, katotohanan. Pangatlo ay, buhay. Nasa kanya ng lahat. Siya pa yung liwanag ang ating Panginoon. So, ano ang tinuturo ng mga tekstong ito sa atin tungkol kay Jesus at sa buhay na walang hanggan? Yun na nga. Kung tayo ay na kay Kristo, kung tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinangako niya yan. John 3:16. Alam na alam po natin yan na tayo ay dating sa mundo, ngayon ay na kay Kristo na tayo. Di po ba? So, entitled na tayo doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon sa atin. So, sa pagpapatuloy, sabi dito, si Jesus ang focus at layunin ng lahat ng kasulatan.
Sino daw po? Si Jesus. Ang kanyang pagdating sa laman bilang Mesiyas, nangyari na ito noon, 2,000 years ago, ay isang katuparan ng mga pangako ng lumang tipan sapagkat siya ay nabuhay, namatay, at nabuhay uli. Di ba? Nung isinilang siya, di ba buhay yon? Nung namatay siya para sa kasalanan natin, pero muli siyang nabuhay sapagkat ang ating Panginoon binigyan niyang katiyakan na tayo din ay mabubuhay. Kung babasahin mo yung John chapter 11, makikita dito na nais ipakita ng ating Panginoon na talagang mayroong buhay. Kaya nandun din yung pinakamaiksing at talata na sinasabing Jesus wept. Umiyak ng ating Panginoon. Bakit? Sa kakulangan natin ng pananampalataya. Ayan. Sabi ni Maria, alam ko mabubuhay siya pagdating, pero that time hindi siya nanampalataya sa ating Panginoon. Ang kailangan natin sa ating Panginoon ay manampalataya. Hindi lang mayroon tayo ng kasulatan na kumpirma, kundi mas higit pa ang dakilang pangako ng buhay na walang hanggan sa isang lubos na bagong pag-iral. Kaya sa bandang huli ng ating pag-aaral, sabi niya, basahin muli ang Deuteronomy 32:47, no? Ang sabi niya kanina, yung binasa mo, Sister Malo, no? Ilalagay natin saan? Yung aral. Sa ating mga puso. Kaya ito po yung katanungan na iniiwan sa atin ng ating pag-aaral. Paano mo nararanasan sa sarili mo ang katotohanan sa kung paano ang pagsunod sa salita ng Diyos kay Jesus? Paano kang sumunod kay Jesus? Sa mga aral ni Jesus? Paano kang sumunod, no? Yung walang kabuluhan para sa'yo. Di ba? Para bang sumusunod ka, pero hindi taos sa iyong puso. Bakit hindi kailanman ay walang kabuluhan ang pananampalataya sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang salita? Dahil lahat ng pagsunod natin sa ating Panginoon ay tunay na may kabuluhan. Meron siyang mga pangako. Kung ito'y binibigkas lang natin pero hindi natin pinanghahawakan yung pangako ng ating Panginoon, parang merong malaking question mark sa atin, totoo nga ba kaya ang sinasabi ng kasulatan? Kapatid, ito yung magandang panahon na tayong lahat ay mag-aralan. So ang salita mismo ay ang ating Panginoon. Ang salita ay sinasabi nga ay namatay si Jesus, pero muling nabuhay para ganapin lang yung kanyang mga pangako. So kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos, kailangan natin pag-aralan ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng mas matibay, matatag na pananampalataya samantalang nandito po tayo sa lupa. Okay, so sa bahagi ito, tayo po ay dadako na, Sister Marie. Doon sa ating mga, sa atin pong pangilang gabi na, Sister Malo? Pangatlong gabi ng ating 100 days of prayer. At pangungunahan tayo ni Sister Malo, babasahin niya yung panawagan sa atin ni Pastor Ted Wilson. Ayan. So habang inihintay ni Marie, good evening po, pwede po bang pakipray ang kapatid ko, si Janet, tsaka ang hipag ko, si Ate Cynthia, frontliner po sila sa Chicago and North Carolina. Ayan, si Carolina, mga kapatid, at ano yung isa, hipag ni Linda Jimenez. Okay, watching, Mary Grace Sarmiento, good evening sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Mix and Pick. Ayan. So, ready na ba? Ate Juliet Bondok, pwede bang awitin sa kapangpangan ang kantang Hark, 'Tis the Shepherd Voice? Okay po, ayan. Bukas po, aawitin natin yan. So, Sister Malu. Narito po yung prayer focus natin. Ito po yung ating mga isasama sa ating meditational prayer. Yes. May babasahin po akong ilang verses. Galing po sa Psalms, chapter 139, verse 23 and 24, ganito po ang sabi. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxieties. And see if there is any wicked way to me, in me. And lead me in the way everlasting. Psalms 139:23. Okay. Ayon naman sa selected messages na sinulat po ng ating pong propetisan si Mrs. White, at makikita din po sa Zechariah chapter 4 verse 6, ganito po ang sabi, there is nothing that Satan fears so much as that
The people of God shall clear the way by removing every hindrance so that the Lord can pour out the Holy Spirit upon a languishing church. Every temptation, every opposing influence, whether open or secret, may be successfully resisted, not by might nor by power, but by the Spirit, said the Lord of hosts. Okay. Yung mga prayer. Pray that we would take David's prayer in Psalms 139 personally, asking the Lord if there is anything standing between him and us. If the Holy Spirit reveals something, pray that we would confess and make things right and God or others. Make things right with God or others. Pray that we would live in faith, not fear, no matter the circumstances around us. Pray for the provision for those who are losing jobs, getting laid off, or wondering where their next meal will come from if they can go to work. Pray that God would sustain and provide for their daily needs, as He promises to do in Isaiah chapter 33, verse 16, and Philippians 4:19. Pray that the church members worldwide would understand that the Seventh-day Adventist Church is a prophetic movement with the prophetic messages by heaven, with a very special prophetic mission, and now is the time to shine for God's glory. Pray that all church leaders and members everywhere would see this post in meetings and agendas as an opportunity to cultivate a deeper personal walk with Jesus. So yan po ang ating mapapanalangin. Okay. So ang panawagan ko po sa inyo mga kapatid sa gabing ito, sa bahagi po ng ating panalangin ay magkaroon po tayo ng isang minutong meditation habang tayo po ay nagpapatugtog ng musical. Atin pong banggitin yung ating mga panalangin at pagkatapos po ng isang minuto ay pangungunahan ko po yung panalangin. So, nasan man po kayo, ano man po ang inyong mga ginagawa ay maaari pong patigilin po muna ninyo yung mga kasamahan nyo sa bahay at kung maaari po ay sama-sama po, sabay-sabay po tayong manalangin ngayong gabi. No? Isang katahimikan po sa loob po ng isang minuto. Dakila at makapangyarihan po namin Diyos, muli po kaming lumalapit sa iyo sa gabing ito. Kasama po ng aming mga kapatid at mga kaibigan na dumudulog po sa iyo sa oras na ito, O Diyos. Inyo nawa pong dinggin ang aming mga panalangin, kasabay ng aming papuri at pasasalamat sa iyo.
Una, dahilang Diyos, linis nawa ang puso ng bawat isa po sa amin. Patawarin po kami sa lahat ng aming mga salang nagawa. Maari pong kami ay nakapagsalita at nakasakit ng aming kapwa. Maari pong merong masama sa aming mga isipan. Patawarin po ninyo kami. At maraming maraming salamat dahilang Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. Patuloy mo po kami binibigyan ng kalayaan upang sama-sama magpuri at magsamba po sa iyong dakilang pangalan. At sa bahaging ito, O Diyos, ng aming pong pagsamba, akin pong itinataas sa iyo ang aming mga kaibigan na meron pong makaramdaman. Yung anak ni Ate Let na Wai, nakarating po ng payapa sa kanila. Yung kapatid at bayaw ni Linda, sila po ay kasama sa mga frontliner, ingatan niyo po. Dakilang Diyos, at sa panawagan po ng aming konferensya ngayon, dakilang Diyos, tulungan nawa po kami na magkaroon ng katulad ng panalangin ni David. Kung paano po siyang humingi ng kapatawaran, nakita niya ang kanyang mga pagkukulang at pagkakasala, O Diyos. Tulungan mo po kami na kilalanin po ang aming mga kasalanan na nagagawa. O Diyos, bigyan mo po kaming tunay na pagkatakot. Hindi takot sa mga mangyayari, hindi takot sa COVID, kundi pagkatakot po sa inyo, dakilang Diyos. Takot na may pananampalataya. Takot na may pagsunod po sa inyo, dakilang Diyos. Tulungan nawa po ang bawat isa po sa amin. O Diyos, amin din po inilalapit ang aming mga kapatid, kaibigan, na may nakakaranas din po sila ng kakulangan para sa kanilang pagkain. Maari po ba pagkaloob po sa kanila, may supply ang kanila pong mga pangangailangan, dakilang Diyos, sapagkat naniniwala kami, wala pong imposible sa inyo, dakilang Diyos. Amin din pong inilalapit sa inyo ang amin pong pananampalataya, sapagkat kami naniniwala ang Seventh Day Adventist, O Diyos, kami po ay nagdadala sa mga prophetic na mga panukala, mga darating, mga mangyayari sa mga inaharap. Tulungan po ninyo kami na sa pamagitan nito lalo maging matatag ang amin pong pananampalataya sa aming Panginoon. At gayon din po, O Diyos, lahat ng mga nakakapakinig sa oras na ito, ang aming mga kaibigan, mga kapatiran, O Diyos, magkaroon po kami ng matatag, malakas na pananampalataya po sa inyo. Akin pong itinataas sa iyo ang aming mga leaders mula sa General Conference, sa aming pong mga division, sa union, sa mga konferensya, sa pangunguna ng aming area chairman, lalo na po dito sa amin, gayon din po sa mga distrito, ng mga district pastors, mga local churches, mga elders, lahat po ng mga manggagawa, gayon din mga small group, lalo na po yung mga care group na pansamantalang hindi nakakasama. O Diyos, huwag nawa ito maging dahilan para hindi po namin ipagpatuloy ang aming paglapit sa iyo. Maraming maraming salamat sapagkat ang kapayapaan ang siyang aming nararanasan, ang gabay ng banal na Espiritu. Patuloy nawa namin ito may experience na kilang Diyos samantalang nandito kami sa lupa. Ito po'y aming tatanggapin sa pamagitan po ng pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 And amen. Okay po, so ang ating closing song, Marie. Give me the Bible. Yeah. Next time po, may improve natin ang ating technology. Okay, abang inahanap ni Marie, good evening kay Darong Del Sampang, good evening Conti, good evening kay Sterpelli Nagit, kay Rose, Martilino sa pamangkin si Alex, Elder Alex, Brother Caleb, Sternida, Nonato. Hi, Ate Weng. Good evening sa'yo. Dwin Pulusan. Ay sa Nipay, just sa Japan. Good evening sa'yo. Good evening, Brother Jun. So, ready na ba, Marie? Okay, si... Nabanggit natin yung iba. Okay, si Sister LC Emily Melchor. Okay, good evening sa'yo. At kay... Jennifer Collis, good evening din sa iyo. Si Brother Ed Esguera, okay. Si ano pa? Si Ate May Reyes Pili,
Julie Kasilan Iban. Oh, good evening sa iyo. Nasa ibang bansa ni Sister Julie, no? Okay, si Sister Del Ramos Trono. Ay, Sister Rebecca. Okay, si Sister Linda Rodrigo Suki. Ayan, Chim Baby, Angie Alfaro, Leonardo Pilao, Nico, ayan, Joven Ramos. Hi, Joven. Pinasasabi ni Brother Levi Bencito sa Amerika na gusto ka nilang maka-chat. Ayan. Okay po. So, ready na, Marie? Ayan, Leonora, Leonida, Rosario. Okay, good evening. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan namin kayo, Ama, sa iyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa amin. Pinapasalamatan namin ang aming Panginoong Hesus sa kanyang biyayang itinulot sa bawat isa. Pinapasalamatan po namin ang patnubay at gabay ng Banal na Espiritu na siya po sana naming maranasan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat at ayaw man po naming maghiwalay tayo, pero pag dumating na yung oras tayo po ay maghiwalay, ilang mga announcement lamang po. Bukas po ng umaga, 6 o'clock, mayroon po tayong first service. Anong oras po? 6 o'clock. Yeah. So maaga po kayong gumising, ha? At pagdating ng alas 7, mayroon po tayong second service na pag-uusapan nila Brother Alan Lorenzo. So, thank you very much po sa inyong pagsama. Magandang gabi po sa inyo. At mayroon pong announcement si Sister Malu. Una, nakikiramay po kami sa pamilya ni Sister Melly Sahol. Isang member po ng Northeast. Siya po ay namatayan ng asawa. So, condolence po sa kanya. Wala po sa area at sa ating pong district. Huwag po natin kalilimutan ang ating pong prayer sa district, 1 o'clock in the afternoon, sa area 4, women's, from 6:30 to 9 o'clock in the morning.
prayer band po ito, round the clock. So, makibahagi po tayo. Okay, so maraming maraming salamat po. Bukas ulit tayo magkakasama. God bless you, God bless you, kapatid.